Hello, magluluto po tayo ngayon ng pancit canton. Yung mga sangkap na kakailangan natin ay ang sibuyas, bawang, manok, liver. So hinmay-hinmay ko na yung manok. At repolyo, nahiwa ko na rin ng repolyo, carrots at beans. So kailangan rin natin ng toyo. So pagluluto, 1 cup ng toyo at paminta. At gagamit rin tayo ng sabaw ng galing sa pinakuluan dun sa manok natin na gagamitin dito sa pancit canton. Simulan natin iisa ang sibuyas. Pagka-gisa, ilagay natin ang liver at ang manok. So, isasakot siya natin ito sa toyo para mas maging malasa ang ating pancit canton. Okay, so lagay na natin ang ating toyo. So, gumamit ako ng 1 cup ng soy sauce. So, ibuhusan natin dito sa ating manok at liver. Pagkatapos niyan ay lagyan natin ng paminta. So, hintayin natin maluto ng maigi ang manok at liver. Okay? So, masakot siya maigi ng toyo para malasang malasa ang ating pancit canton. Ayan na, kita-kita natin na talagang sinisip-sip ng toyo yung manok at liver. So, napakasarap nito. Kailangan natin isakot siyang maigi ang manok at ang atay para mas lalong malinamnam. So, pagkatapos ang pagsakot siya dito, ilalagay na natin ang tatlong sangkap at ito ay ang beans. So, yung iba, naglalagay ng iba't ibang klase ng vegetables talaga. So, ako, tatlo lang ang inilalagay ko na klase ng vegetables. Ang beans, carrots, at repolyo. Okay? Kadalasan, ang ginagawa ko lang ay half-cook para mas malutong yung mga gulay na ating inilagay. Naamoy ko na yung sarap ng pancit canton. So, paborito ko itong kainin talaga. Lalo na yung pancit bihon. Pero, mas masarap iluto ang pancit canton at mas malasa. Yung iba, nilalagyan nila ng hipon at iba't iba pa klase ng gulay. So, mas okay rin yun. Pero ito kasi yung mga sakap na pangunahin na pwede natin ilagay sa pagluluto ng pancit. Okay, ilagay na natin ang repolyo. So, hintayin lang natin maluto ito. Half cook lamang para matutok ang ating mga gulay. So, bigyan lang natin siya ng 2 minuto. Okay? Para mas masarap at maluto ng gusto ang gulay natin. So, inihiwalay ko ito. Ito na po yung luto nating sahog para sa pancit canton. At isinalang ko naman dito yung sabaw doon sa ating pinakuluan na manok. Okay? Para mas malasa yung ating pancit canton. So, dinigdagan ko rin ng kalahating kutsarita ng paminta. At maaari rin nating dagdagan ng 1 kutsara ng toyo. Huwag masyadong madaming toyo kasi iba ang pagluluto ng pancit canton sa pancit bihon. Okay, hintayin na natin itong kumulo. Pagkakulo,
maaari na natin ilagay ang ating pancit canton. Yung iba, pinagsasama-sama na nila yan. Pagkaluto ng sangkap ng mga gulay, isinasama na rin nila yung pancit canton. Ako, hinihiwalay ko siya. So, hinihiwalay ko kasi maliit lang yung lalagyanan ko sa pagluluto. Okay, hinaan lang natin yung apoy para hindi siya ma-overcook yung ating pancit canton. Okay, so hayaan natin siyang maluto. Lumambot ng konti at umalsa bago natin ilagay ang ating sahog. So, kita naman natin na medyo malambot na ang ating pancit canton. So, maaari na natin ilagay ang ating sahog na gulay. So, napakasarap nito. Maraming sahog masyado akong nagawa. Pero, yan yung masarap sa pancit canton. Mas maraming gulay. So, haluin natin. Nakakatakam. Hindi na ako makapaghintay tikman ito. So, iwanan lang natin to ng 2 minuto at pagkatapos ito, tiyak na aalsa na ipansit canton. Okay, so after 2 minutes, ayan na, luto na ang ating pansit canton at pwede na natin itong tikman. Kita natin kung gano'ng kasarap yan. So, hindi gano'ng ka-overcook. So, kung titingnan natin. Okay, luto na ang ating pansit canton. So, handa na natin tikman to. So, kami ay gumagamit ng lime. Kung meron kayong lemon, pwede rin ang lemon na gamitin natin. So, ready ka na tikman to. Okay, mainit. So, pwede natin partneran yan ng bread. So, French bread dito sa amin. So, mga Pinoy, ang partner nito ay kanin, rice. Pero siya, bread. Okay, tikman na natin. Oh, mausok-usok pa. Ang sarap! Hey, 1, 2, 3! Pati na. Ah! Ha! Sobrang sarap. Okay, sana magustuhan nyo itong aking niluto na pancit canton. At dahil may channel na ako, pwede kayo ay mag-like at subscribe. Salamat!